Ito po ay isang uri po ng tinatawag na direct deposit na sinasabi niyang yan ay maaaring may laman o tinatawag po na direct deposit po sa Japanese code. Aling diamond yan na binalot yan sa itlog na yan, mga treasure hunter. At yung itlog na yan ay napakalaki. So napakalaki po ang itlog na yan na nandyan sa gitna. At halatang binalot kasi may mga simento sa gilid. Welcome back po sa ating channel. Nandito po tayo ngayon upang mag-share ng isa pong sign ng direct deposit. So ito po ay nakailang beses na natin inanalyze. Subalit nalilito pa rin tayo. Subalit ngayon ay nakuha ko na yung eksaktong pagbabasa nito, mga treasure hunter. At ito po nga ay isa po sa tinatawag na direct deposit. Ang mga direct deposit ay isang uri po ng square na concrete na may tuldok sa gitna. Ayan po yung tuldok niya sa gitna na X or butas X na binutasan. So X po yan na may butas at square yung simento or bato na ginawa po ng mga Hapon. At ayon po sa Japanese code, yan po ay tinatawag na direct deposit. Pag sinabi pong direct deposit, mga ka-treasure hunter, yan po ay naglalaman ng object. Or maaring sa ilalim nito ay naglalaman ng tinatawag na treasure ng Yamashita treasure. Ito po ay maaring isang uri po ng diamante o ibang klaseng gemstone na mamahalin na kanila pong itinago dito sa loob po ng batong ito. At atin po itong ipapasilip sa inyo upang maintindihan po ng ating mga treasure hunter na amateur kung makakita sila ng ganitong square na may dot sa gitna or may X sa gitna. Ito po ay isang uri po ng tinatawag na direct deposit. Whether nasa loob ng batong ito o nasa loob ng simentong ito or nasa ilalim nito ng mga batong ito na nakapalibot. Ito po ay isang uri ng landmark na kung saan nagsasabing may treasure talaga at positibo po ayon sa ating pagdidetect at pagdidecode. Marami po tayong pinagkuha ng ulo upang mabasa natin ito, mga ka-treasure hunter. So, para maintindihan natin, ang katabi po niya ay isang uri po ng hayop na may mata. Yan. Visible po ba sa inyo? So, ang hayop na yan ay may mata siya. Yan yung mata niya. Kanan, kaliwa. At nakaharap siya dito sa square na may butas sa gitna. So ito po ang kanyang hinaharap. Kung mapapansin natin, yan po ang kanyang hinaharapan na sinasabi niyang yan ay maaaring may laman o tinatawag po na direct deposit po sa Japanese code. At ang kabila po ay may marker din siya na araw na malaki, na napakalaking araw kung mapapansin ninyo. Yan po yung buntot niya. Hindi masyadong visible, pero pag nilayo natin ay siya po ay araw na hugis puso na wala pong buntot masyado. So ibig sabihin hindi ka na magta-travel dahil wala siyang tulis sa dulo at putol ang kanyang kwan, ang buntot. Ang ibig sabihin, nothing to travel. So nandito po ang object sa mga batong ito. So hindi lang po siguro nag-iisa ang tinatawag na object dito, mga ka-TH. Maaring ilan po sa mga bato rito ay may lamang diamond, mga ka-treasure hunter. At ipinapakita po natin sa inyo upang makashare sa ating mga kababayang treasure hunter na maaaring makakita ng ganito ring sistema. So ayon po sa ating decode ay ito po ay positibo nga po sa tinatawag na object or maaaring gemstone or diamond na binalot po dyan sa loob na yan. At magkabilaan yan ay nagsasabing ang kanyang gilid ay may laman. Yung dalawa, inipit po siya ng dalawang sign na yung isa ay mukha na kanya pong dinaganan na nakatitig siya dyan.
At itong isa naman ay hugis puso na putol na aro na malaki. So ito po ay talagang nagsasaad na maaaring may laman, direct deposit or direct under kung wala dito sa mga batong ito. So hindi po masisiro ito, mga katresulantil. At maaaring itong katabi na ating nadikod kahapon na nakatriangle, kung mapapansin ninyo, ay itlog yung isa. At alam natin yung itlog, dalawang itlog pala. Ayan, magkasunod yung dalawang itlog na yan at triangle yung kasunod. So, maaring yung dalawang itlog na ito na napakalaki sa gitna ay may laman ito. Tingnan nga natin sa malayo, mga treasure hunter, kung ano po ang kanyang view. So ayan po sila. So yung pong isa ay inipit. Kung mapapansin ninyo, naipit po yung itlog dyan sa gitna. So pag napagitnaan po yung itlog, triangle yung tatlo sa gilid, ay maaring may laman yung sa gitna na parang bola. Maaring diamond yan na binalot dyan sa itlog na yan, mga ka-treasure hunter. At yung itlog na yan ay napakalaki, mga ka-treasure hunter. Yan po ay siguro ay kung bilugin natin ay umabot po yan ng dalawang drum na napakalaking pabilog. Yung dalawang drum or tatlong drum, mga ka-tids. So napakalaki po ang itlog na yan na nandyan sa gitna. At halatang binalot kasi may mga simento sa gilid. At yan po ang kanyang tsura. Siya ay inipit ng triangle, tapos isang bato dyan na tapos sa kabila. So naka-triangle yung nakaipit at siya po ay nasa gitna. Kumbaga sa Bisaya, yan ay nagsinugang unya ang naa sa tunga, mao ang itlog na posibleng nailaman. So duha ang target diri, mga ka-treasure hunter, kay dito sa Picas na ay simintong square na naituldok ugnay mukha, may mukha na nakaharap siya sa square. So pasensya na po sa aking Bisaya, minsan kasi baluktot, mga ka-treasure hunter. So yan po ang ating ipinakita sa inyo na isa po sa hidden na Yamashita treasure na ating nakita dito po sa kabundukan. At napakatigas po yan, mga ka-treasure hunter. Hindi po natin basta-basta itong mabasag kung wala tayong chemicals. So maaaring mag-discarte muna tayo ng mga chemicals upang mabasag natin ang mga ito. At dahan-dahan, sapagkat ito po ay tabing daanan at pagmamayari ng ating gobyerno itong lupa na ito. Hindi po basta-basta itong makuha, sapagkat hindi basta-bastang mabasag yung mga siminto na yan, sapagkat yan ay parang bakal, mga katisulantia. So yan po ang ating ipinakita sa inyo, mga katiets. Sana po ay nag-enjoy kayo dito sa aking video na ipinakita na isa pong uri ng treasure na maaaring nga ngayon lang nalaman ng ating mga ka-treasure hunter, at yung mga nakakaalam at nakakuha na ay maaaring alam nila kung ano po ang sistema ng ganitong klaseng treasure site. So hanggang dito na lamang po ang aking pagbabahagi sa inyo tungkol po dito sa direct deposit o sa may mga laman po na mga bato. Kung may makita po kayong ganito na sistema, yung nakatriangle na may bilog sa gitna na parang itlog, basagin nyo na, sapagkat yan po ay mayroong laman. At kung magtatanong naman kayo na hindi po kayo ito ginagalaw, ito po ay napakahirap basagin at napakahirap galawin, sapagkat daanan po ito, mga ka-treasure hunter. So tabi po ito ng daanan at marami po ang dumadaan dito, kaya nahihirapan tayong i-recover ito, mga ka-treasure hunter. So hanggang dito na lamang. Maraming salamat po. Ito po ang inyong lingkod, Yusuf Yamato.